Everyone, welcome back to our channel. In today's video ay magre-repot ako ng aking mga mother plant or pa-mother plant na naaglonima dito. Hindi ko naman lahat ire-repot sila. Yun lang talagang malalaki na, na hindi na siya kasya sa pot. Ang liit ng pot niya. Tapos yung kanyang dahon o yung kanya, oy, nasugat. Yung kanyang puno ay napakalaki na. So, iriripat ko na yan. Tingnan nyo siya, ang laki-laki na niya sa pot niya. Well, okay pa naman siya. Kaya lang, since sinisipag ako, pwede na natin siyang iripat. Katulad nito, simula nung ibinigay sa akin, hindi ko pa siya naripat at palaki na siya ng palaki. Ayan o, parang 4 inches lang ang kanyang size or 4.5 inches yung taas niya at hindi na siya kasya. Siguro puro ugat-ugat na to sa loob. So, iriripat ko siya sa mas malaki. Ganito o, yung yayamanin pot. Yan. So, eto naman, tingnan nyo, nakalupay-pay na siya. At bigat na po siya sa dahon niya. Kala ko nga, bulok. Hindi naman pala siya bulok. Kasi, pag sobrang taas na niya, kailangan na natin siyang i-propagate. I-cut natin. Well, hindi ko pa nagagawa to sa channel ko yung i-cut ko siya pag medyo mataas na and then puputul-putulin ko. Pero may mga nagawa na akong iba. Ayun nga lang, pag mahaba na ganito and kinat nyo, pinropagate nyo, and then yung pinakababa, kinat nyo pa ng kinat. Kasi kunwari, ganyan yung nakuha nyo na stem niya. Pag kinat mo ng kinat, tutubo siya. Ang tendency pag masyadong maliit yung pagkakat nyo, maliit din yung tubo. Pero sa una lang yun, or sa umpisa pa lang siya, maliit yung tubo. So, ang gawa ko ay pinapalaki ko muna sila or pinapadami ko yung stem niya. Katulad nito, pinapadami ko siya, pinapakapal ko sa isang pot. Saka ko siya ikakat o ipuputol. Etong potting mix na gagamitin ko ngayon ay more rice hull na may konting pumice and vermicast. Mga ano siguro tong rice hull? 65% to 70% ng rice hull or yung bulok na ipa. Ayun yung gagamitin ko. Tapos may halo lang siyang konting-konting coco peat kasi inihalo ko na dito yung coco peat ko na natira. Ayan o. Moisto. Ayan o, konting coco peat lang yung natira ko dyan. Inihalo-halo. May coco cubes na konti. I-check lang natin kung gaano siya kababa. So, ganyan siya kababa. Ayan o. Magiging ganyan siya kababa. So, dadagdagan lang natin ito ng potting mix. Saka ko siya itataob. Ganito lang pag re-repot nyo ha. Kung i-re-repot nyo lang talaga siya, itaob nyo. Pag maganda yung potting mix niya, look nyo ha, yung ugat niya, ang ganda-ganda ng pagkaka-ugat niya or ang kakapal, ang lalaki ng ugat niya, hindi na natin siya aanuhin. Ano ba tawag doon? Papagpagan or hindi na natin siya lilinisin kasi maganda naman yung potting mix niya. Ang gusto lang natin ma-achieve ngayon ay mailipat siya sa pot. Saka natin siya dadagdagan. Yung kanyang potting mix ay same lang sa gagamitin ko na may rice hull, may coco peat na konti, may pumice, may vermicast, ayan. Yung iba naman na ginamit ko, may coco cubes siya. Pero hindi ko na matandaan kung alin dito yung may coco cubes kasi hindi naman sila magkakasabay iniripat. Yan lang. Hindi nagalaw yung ugat niya or magalaw man, hindi ay mapuputol kasi ripat lang yung ginawa natin. At yung kanyang ugat, malalaki, matataba. Kaya imposibleng maputol natin yan. Ayan. Lagyan pa natin. Kukulangan yata yung potting mix natin. Ayan, ganyan lang. Kasi nabanggit ko sa inyo na magkakaroon tayo ng plant rack. Doon ko ilalagay yung aking aglonima. Yan o, ang ganda niya. Hindi ko na matandaan kung ilang size to. Mga 8x7 to or 8x9. Ganun yung size niya. Parang yung large ng yayamanin pots. Yun yung pinaglagyan ko sa kanila. And then next natin. Ay! Ito o, may natuyo. Ito yung mga lumang dahon na natuyo. Ang laki na ng ugat niya.
before, nilalagyan ko siya ng mesh tape. Pero hindi ko na siya lalagyan kasi hindi naman siya tatapat dun sa aking grass carpet. So, ganito lang yung gawa ko. Okay. Okay na yan. Tapos, itataob ko ulit siya. Oh, see? Tingnan nyo, oh. Ang ganda ng ugat niya. Wow. Ang ginamit ko naman dito, I think may loam soil na may ano, more pumice ang ginamit ko dito. And may uod siya. Maliit na uod. Hindi na natin siya tatanggalin kasi malaki naman yung pot na paglilipatan sa kanya. Pataba yan. Yan. Tapos, lalagyan lang natin mga gilid-gilid. Ganun lang guys, ang gawin natin. Ito, tanggalin na kaya natin to. Kasi old naman na yan. Sana pala, bili nga ako ng rice hull bukas. Kailangan ko ng rice hull. Yan, may mga napalaglag na na coco cube. Sige, ilagay na natin yan. Taktak lang. Ganun lang yung gawa ko. Tinataktak ko. Tapos, konti pa dyan. See? Ito lang natin siya ilagay. O, ang ganda na niya tingnan. Perfect. Tapos, ito naman, napaka-common lang na itong mga pinapakita ko sa inyo. Pero, pansinin nyo, ang ganda niya kahit common, diba? And may mga, ano to, photos. May natuyong photos dito. And, ganito lang. Gusto ko kasi, pare-pares na yung maging pot nila. Kaya, nililipat ko na. Pero syempre, inintay ko munang maglakihan sila bago ko palitan yung mga pot na pare-parehas. Pero walang kaso yun, ha. Depende yun. Ang ganda din na ito, oh. Woo! Tignan nyo yung ugat niya. Ugatan na din. Oh, in fairness, ang tataba ng ugat niya. Tapos may mga tumutubo din dito sa gitna, oh, na bagong suloy. Ayun, maliliit, oh. 1, 2, 3, 5 na suloy pala ito. So, hindi natin siya gagalawin. Oy, konti pa. Kailangan pa natin ng konti. Okay. Nagtatanim as usual. Ay, hindi ko napakita sa inyo yung kanyang potting mix. Parang 5-in-1 potting mix siya. Yung nabili ko before sa Marikina, parang ganun yung potting mix niya. May mga rice hull naman din yun. At ang dilig na ginagawa ko dito, every 5 days. Ayaw nila ng laging basa. Tapos, ang light requirement ay ano lang siya? Bright light. Bright light or filtered. Pero may mga aglaw na full sun. Hindi ko siya ginagawa dahil wala na akong ipu-full sun dito, guys. Kasi sobrang ano na dito. Ayan, oh. Lilinisin ko na lang. Ay, hindi ko napakita sa inyo. Ito, oh. Ayan, oh. Ganda. Tapos, etong isang next na iriripat natin. Tingnan nyo ang lagu-lagu na niya. Nasa 4.5 lang to, siguro, yung pot na to. Teka lang. May nagaharutang mga doggy, ha. Kaya maingay. Binigay siya sa akin, hindi ko siya niripat kasi mukhang maganda na yung potting mix niya kasi nung diniligan ko dire-diretso yung tubig. Ang importante kasi sa ating mga aglaw ay fast draining. So, ang nakalagay sa ilalim, pure coco peat, and then I think loam soil yung nandito, yung pinakaibabaw. Ito ang pure coco peat. Oy, nagbablog nanay niya. Talaga naman si Kisses. Pag nagharot, pag nasaktan siya, siya yung pikon. Yan.
Makakaisa pa ba tayo ng wala na akong ano rice hull. Yan. Kaya pa, isa pa. Ala, ay anim yung itatanim natin. Tignan nyo, ang ganda, ang lago. Ilalagay ko to sa rattan basket. Soon. Pero pwede na rin yan ilagay. Ito naman, lupay-pay. Ang palaki siya ng palaki. Oops! Ang next naman ay... Alin ba? Ito yung pula. Pink shandang. Ala, isa na lang talaga magagamit natin. Yan. Oops, may mesh tape. Ay, ang dami naman. Hanggang dito lang sa baba. Hindi natin gaano pupunuin yung pot. Pink chanda. Matagal na to. Isa, ito sa unang aglaw ko. Oh my God, may langgam. Itlog ng langgam. Nakita nyo yung puti-puti na yan? Oh my God, pagpag natin. Tinanggal ko yung nasa gilid-gilid na may itlog. Sana wala ng itlog. Ito naman pala ay more kokopit pala siya. Ayan o, kokopit tapos more coco cube sa ilalim. Hindi ko alam kung aking potting mix to, pero hindi ako naglalagay ng pure kokopit sa aking aglaw. Siguro hindi ko to napalitan or dinagdagan ko na lang siya. Anahin natin. Ilus natin. Pag maraming coco pit, coco cubes ang inilagay nyo sa inyong mga aglaw, may tendency din po siya magkalanggam. Tataka ako, sabi ko wala akong pure coco pit, coco cubes sa inilagay. Siguro nilagyan ko lang to kasi mga gilid-gilid lang niya yung may pames at saka rice ali. Ayan, wala na siya langgam. Ganda pa naman ang ugat niya, ang taba-taba. Rice hull ka ngayon. Ayan, naupos na yung rice hull ko. May isa pa ako itatanggol. Hayaan na natin. At least, may naripat na tayo na. Ilang perasa to? 1, 2, 3. Hala, apat lang pala yung naripat natin. Ay, lima. Ano kaya yung itutukod ko dito, no? Ay, meron ako dito pantukod. Para hindi siya lumupay pa. Ito, oh. Buti na lang. Bakit kaya lupay-pay ka? Yan. Para lang tumayo-tayo ka dyan. Lalagyan muna kita. Umorder ako sa kay R&R Garden ng ano ba tawag dito? Philodendron Brazil. Ayan o. Umorder ako ng tatlo. Di ba meron ako ditong mga Brazil? Wala lang. Nakita ko lang yung post niya na ang gaganda ng variegation ng kanyang Brazil. Basa pala to. May pre siya sa atin na bamboo. Nung nakaraan pa to dumating eh. Ngayon ko lang inopen and basa pala siya. Yan. Ang gagawin ko dito, maganda naman yung potting mix niya, more on rice hull, carbonized rice hull and may coco pit siya. Pagsasama-samahin ko lang siya sa isang pot para lush siya tingnan. Hindi ko na to babanlawan kasi wala naman diyang namatay. Tapos ang gagamitin ko dito, ano kaya to? Parang CNS mix. Nung bumili ako ng pots, may pre siya na ganito. CNS mix na may coco pit. Lagyan lang natin ng ay maisize. Maisize yung kanyang pames. So, gawin natin siya ng paraan. Lagyan natin ng coco pit. Coco pit. Ano pa ba? Coco pit na lang. Tingnan pa natin kung mayroon pa ditong ilalagay. Ito. Rice hull. Rice hull yung nakalagay dito kay Walichi. Iripat na rin natin yan. Mag-DIY lang tayo ng mga paso. Uy! May mga tumutubo na.
Mabilis lang naman itong mabuhay si Walichi. Ito yung na-order ko pa dati. Hindi ko pa siya naripat. Dinidiligan ko lang siya. Rice hull na may ano, garden soil naman to. Hindi ko lang alam kung vermicast to. Pero kaya naman to ng ating philodendron, Brazil. Ang technique sa ating mga philodendron, fast draining yung kanilang ano, soil or potting mix na gagamitin. Mabilis mag-produce ng maraming dahon yung ating Brazil. Actually, kahit kung ano-ano nga eh, na trailing plants, hindi lang trailing plants, ay dapat, ano siya, fast draining yung kanyang potting mix. Hindi ko siya lalagyan ng coco cubes ngayon. Time to repot, my favorite part. Tingnan nyo yung potting mix niya. More on carbonized rice hull. Rice hull and pumice. Ganda. O nga, bakit dito nalagyan pumice? Eh, may pumice na to. May tumatawag. Meron akong hindi ma-let go na Brazil dito. Na ang kapal-kapal, ay, napakita ko na pala sa inyo yung ang kapal-kapal nung Brazil ko dito. Ayun, ilang dahon lang yun. Kasi isang perasong dahon lang yun dati. Kasi kinain siya nung namatay kong dog. Kinagat siya. Importante sa akin yun. Parang gusto ko silang gawing tatlo. Matatlo nga. Ang gulo. Wala tayo paglalagyan dito pag inubos natin yung space eh. Para maganda siya tingnan pag makapal. Ay, eto naman. Garden soil na may pa... Ay! May uod. Buti hindi ko nahawakan. May pumice din. Tapos may river sand. Pero, tinanggal ko. 3 cuttings yung ating philodendron dito. Ayun, ang ganda tingnan pag lush. Diba? Moist naman yung ating potting mix dito. 150 each pala yung isang pot nito. Oh, ayan. Tapos na. Sprayan ko na lang siya ng water kasi nadumihan. Dito ko muna inilagay sila ulit. Kasi konting ano na lang, konting push na lang. Malilipat ko na sila dito sa gilid. Mga ano na lang, 2 weeks na lang, ililipat ko sila sa gilid. Kasi, ang lalaki na talaga nila. And, pinagsisiksiksikan ko talaga, oh. Yan, oh. 9K aglaw pala to. Nabili ko lang siya ng 4 na dahon. And, gumagano na rin siya, oh. Oh, gumagano. So, ayan guys, ganun lang yung bagong update sa garden. Ito yung ating Brazil na isa. Tapos, ito pa yung Brazil na isa. Ilagay ko kaya to sa maaarawan. Dito ko rin lang din inilagay yung ating Brazil na iniripat. Ang kalat-kalat ng aking mga aglaw. Andun pa oh. Ang daming kalat. Pag may plant rack na sila, saka ko kukuhanin yung ibang binibili kong aglaw o yung ibang gusto kong bilhing aglaw. So that's it for today's video. I hope you enjoyed it and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelar, if you want to. And also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye! Hello. Hi, ang kulit mo talaga!